tayo, ating gabi na, no? So, kakarating ko lang galing ng Dingalan. So, gabi kami nagka-travel. So, pag-usapan natin itong isang simpleng topic natin for today is about prediction. Wala lang. Share ko lang sa inyo kasi nag-usap, parang nai-open namin sa isa't isa ito, umbaga. While I'm driving, the someone who were belong, one of my colleague na nagsabing, I predicted this, magiging ganito ka, magiging ganyan ka, diba? If ever you are a student and you are listening and watching this video, so before we proceed, just like, comment, and subscribe to my YouTube channel as we follow my videos, for my uploaded videos from now until I upload my next videos. So, let's proceed. Okay. When we say prediction, ito yung sinasabing, ikaw magiging ganito ka, magiging ganyan ka. Okay. So, me as a philosophy teacher, yeah, I think prediction is not valuable. You know why? Because prediction, yes, you can predict something, but kaakibat noon, yung kung anong ginawa mo, kung ano yung choices mo, kung ano yung matter of or bagay na pinili mo. Diba? So, kaakibat ng pinili mo, yung consequence na mangyayari sa'yo. Example, kumain ka. Ano yung consequence? Nabusog ka. Okay, naglakad ka from point A to point B, so makakarating ka sa point B. So, nakapag-aral ka, tuloy-tuloy, ang consequence doon, pwede maka-graduate ka or natuto ka, diba? Pero the thing is, the someone who told me that you, Dave, ay magiging ganito. So, I don't believe in that, diba? I don't believe on prediction. I don't believe in a stupid stuff na ganun, diba? So, I believe in this. You are responsible on doing things. You are responsible on doing such. You are responsible on doing everything in order to be granted o matupad. Ika nga. So I would like to teach all of my students about results, diba? You are the product of your decisions right now. Product tayo ng mga decision natin. Last month, last year, last 5 years ago, last 10 years ago. And hindi natin pwedeng paghiwalayin yung choices natin in life, 'di ba? Beware, classmates, students that still watching this video, okay? Sana magamit niyo tong values na to. If ever na magkaroon kayo ng kaisipang will ni Lord, kapalaran ko na to, ganito na talaga ako, hindi ganit, ang tawag dito? Eto na ako, sapat na to. It's a matter of choice, not a matter of chance. Hindi natin pwedeng ilabas yung pagiging accountable natin doon sa kung anong meron tayo ngayon. Hindi pwedeng ihiwalay natin yung mga choices natin sa pagkatao natin ngayon. So kung ano yung pinili mo noon, ikaw yun. So wag mong sisisihin ng ibang tao, wag mong ibabase sa kung anong karunungan meron ka. Alam mo, ito ha. Bago tayo dumako sa punto ng sinasabi ko mamaya bilang buod or summary, yung masyado kang matalino sa buhay mo, mahirap yun eh. Yung masyado kang magaling sa buhay mo, di ba? Magaling. Somehow, may nagsabi sa akin, kaya kong ipredict yung ibang tao while yung sarili ko hindi ko kaya. Parang ang labo, no? Labo mo pare. Ganito yan. Kaya mo
Kaya mo mag-create ng gusto mo. Kaya mo mag-design ng buhay mo. So, ibig sabihin, kaya mong makita yung direction na gusto mo. Yun lang. Ganun lang kasimple. At it can be lead to what we call result. Resulta. Bakit ako nagbablog muna ngayon ng ganun? Kasi, ang hindi ko matanggap dito kapag halimbawa may kasama akong medyo bio-bio sa buhay. Ha? Ang typical na sinasabi nila, kaya kitang i-predict ganito. Plus, ganito na talaga ako will ni Lord. Eh parang ang labo. Basta malabo, ano kayo nang humusga. Ito na yung buod ng ibig ko sabihin. Bilang tao, may purpose tayo. Tama? Bilang tao, alam natin yung kung sino tayo. Napaka-importante no? Yung alam na kapag alam natin kung sino tayo, walang sino man yung makapagpapagiba ng isip natin at makakapag-manipulate ng isip natin na ganito lang tayo, will ni Lord, mahina tayo, bobo tayo. Hindi man sa pasalita, pero ipaparamdam kasi yun sa iyo ng ibang tao na alam mo, pagka, halimbawa, ahead sa iyo, tapos may binigay na task, tapos pinagawa sa iyo yung task, tapos hindi man lang magpasalamat, parang may something wrong ano. Pero alam mo, kung ganun yung feeling mo, kapatid, hindi ka lugi. Alam mo kung bakit? At least ginawa mo yung dapat. Ha? And then, mas hindi ka lugi kung alam mo yung kasama mo yung sarili mo, yung todo tiwala ka sa sarili mo, kahit ang dami mong balintong, kahit ang dami mong palpak, pero natututo ka, nahuhubog ka, nagko-correct mo yung kan, nagtetake ka ng risk, at iba pa. So, kumbaga, mas ibuod ko, ikaw bilang tao, may purpose, pinili mo yung gusto mo, and then the chances are, yun yung naging consequence. Okay? So, sa madaling sabi din, kalokohan ang prediction. Okay? Kalokohan yung prediction. Hindi ako naniniwala. So, yun. Gising pa ako ngayon. Tahimik. I'm still meditating para sa matinding massive action sa buong weekends. Ano? So, nagagawa ko yung gusto ko, yung dapat ng tahimik, walang estorbo, tulog ang tao. So, yun. Okay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And, thank you very much. Like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Baka makapagpalabas ako ng mga uploaded videos about driving sa kwento ng buhay natin. So, thank you very much. Good night, kung gabi na. And good morning, good afternoon. And, good evening.